opportunity na to para sa lahat to. And this is so exciting. If you made a decision na sumali ngayong gabi, masasabi ko, it's a perfect timing. Alam niyo kung bakit? If you join us 4 years ago, malamang isa kayo sa mga nawala or isa kayo sa mga medyo may duda ng mga panahon na yon. Kasi ng mga panahon na yon, wala pang kumikita, wala pang may kotse, wala pang may mga bahay. Tama ba? And ang attrition rate namin mataas. Siguro aatin 10, babalik 2 na lang. Parang ganon. Pero kung nagstay kayo, at dun sa mga naniwala 4 years ago, nagstay, ginawa ng paraan yung 780. Ngayon po, nakakatuwa, meron hong kumikita na 1,000,000 isang buwan. Hindi lang isa, hindi lang 5, at hindi lang 10. Ang tanong na lang, kung sa tingin niyo hindi nila ginawa ng paraan yung 7980, kikita kaya sila ng 1,000,000 isang buwan? Imagine mo na lang kung kumikita ka ng 1,000,000 isang buwan. Sunod ka, camera. Na-imagine niyo ba kung kumikita ka ng 1,000,000 isang buwan? Ano kayang lifestyle meron ka? Can you imagine what life is gonna be like if you make like 1,000,000 a month? Could you divide mo yun in 30 days? That would, probably you can spend at least 30,000 pesos per day. Kung hindi mo magalaw ngayon, bukas malaki problema mo, kailangan 60 na ang uubusin mo. Pag hindi mo nagalaw yung 60 on the second day, pangatlong araw, mababaliw ka na, you have to spend 90. Tama? Can you imagine, malamang kahit naglalakad ka, mahulog yung 500, sabi mo, you know, that's dirty, gusto mo sa'yo na. Diba? Tama ka, no? Kasi, imagine mo, diba? Kaya mo mawala ng 500, hindi mo problema, eh, tama? Anyway, nakaka-excite kasi nag-start kami, ang audience lang namin ko, konti, no? And ngayon, ilan na tayo, and sobrang dami na. Itong seminar room, napansin nyo, mas marami pa yung hindi nakapasok minsan, winawan-on-one na lang sa labas. That's why, unti-unti tayo nag-expand. Saan ba nag-start yung malalaki? Di ba sa maliit? Okay. Ngayon po, I have good news kasi malapit nang matapos yung sarili nating unit sa 7th floor. Malapit nang matapos, ilang tulog na lang. Siguro mga 1.5 ng size nito. So at least kung mag-invite kayo, mas marami. Tapos meron pa tayong 3rd floor. Wow, talagang nakaka-excite. Marami tayong pwede ma-invite. Ubusan na ng lahi dito. Diba? Mas marami kang kilala, lamang ka na. Well, anyway, katulad din ako ni John, katulad din ako ni Doc Ed, naging distributor kami. Dati kaming katulad nyo, nakaupo dyan, nakikinig, naging first-timer din. Kagaya mo, ganyan na ganyan. Parang inihintay ka lang matapos. Okay? And, dati po, isa po akong empleyado. I worked in one of the biggest communications company. Ayoko nang banggitin kasi past 9. Pero PLDT yun. Siyempre, hindi ko kinahiya. And, I worked there as a programmer. So, parang si George, isa sang engineer, no? And, na-invite ako, katulad nyo, naging first-timer. Ang difference lang, nung time ko, 17 years ago, was, mas marami kami, 6 kami. Yung 4, kinain lang yung mamon, silipsip yung sesto, naihi, kunyari, ayun, umalis, tumakas, hindi na bumalik eh. Okay? Ako natira, tsaka tatay ko. Tatay ko kasi nag-invite. Nakakatuwa, tatay ko, di ba? Sabi niya, anak, alam mo, ang ganda dito, grabe. Malakpak siya ng palakpak. Ako, nakita ko siya mapalakpak. Siyempre, dadalawa na lang kami. Palakpak na rin ako, di ba? Hirap na eh. So, hindi ko alam kung ano nakita niya, because on the first day, pag-uwi niya galing sa seminar, 17 years ago, ha? Kakaiba, mas maganda nga ngayon, at least marami. Kukwento ko lang, ha? Para at least naging kagaya niyo rin ako. Eh. And nung time na yon, kasama ko yung brother ko, na-excite kami. Ah, hindi kami na-excite, kasi tuwing umaga na lang, tuwing magbe-breakfast kami, sabay-sabay, sabi niya, alam mo, anak, grabe. The following day, ganun na naman. Tuwing mag-almusal kami, alam niya, anak, grabe. Halos 1 taon pa na ganun. Alam mo, anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumisipot ba o wala kasi parehong grabe yung sagot niya. Kasi parang walang nangyayari. So, pag-uwi namin, after attending the seminar, ako rin, dalawa na kami. Alam mo tayo, grabe nga. Di ba ito? Kaya pag-uwi niyo mamayang gabi, malama, expression niyo, grabe. Tama, mahulog kayo sa jeep. Pagbayad kayo, mama, bayad o, grabe. Bahala na, kung saan kayo galing, bahala na siya mag-isip. Di ba? Mama, sukli ko, grabe. Mama, di ba? And I started part-time. Yung na-advantage nyo, when you join in Global, you can start part-time. Ibig sabihin, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, or wala kang ginagawa, or estudyante ka, pwede ka mag-start part-time. Everybody started part-time. Except Mr. John Asperin.
after schooling, pumasok na agad siya. Pareho kami magkasama sa first company. Okay? Ako, nag-employed muna ako for about 8 months. So, I started my business on a weekend, lunch break, after office hours. Nag-invite ako over the phone. Maraming resistance. Sa una, maraming hindi naniniwala. Merong mga sumasama, pagbibigyan ka lang. Merong mga sumisipot. Merong mga tumatakas. Merong mga kukuha pa ng notebook. Akala mo seryoso, pahinga ng pepe, kopyahin ko yan. Tapos yung pala, wala. Akala ko, agila ko na. Di ba? Uy, kumukopya. Yung pala, wala. Hindi na babalik. No? So, ang dami resistance nung una. Pero ladies and gentlemen, ito lang masabi ko. This is very important tip, number one. Kailangan, pag sumali ka sa AIM Global, especially sa mga panahon na to, dapat nakita mo na yung sarili mo kung ano mangyayari 5 years from now. Dapat maliwanag para lagi ka excited. Tama ba? Para hindi mo nakikita yung mga short-term failures mo kasi nakakita ka ng long-term goals. So, doon ako na-excite. Alam ko magkakakotse ako. Nakikita ko na magkakabahay ako. Nakikita ko magkakaresort ako. May swimming pool. Makikita ko magdrive ako ng one of the fastest cars in the world. No? Tapos makikita ko maliit yung 1 million sa buwan. Nakikita ko yun. Kaya ako na-excite. Minsan din ako natutulog, punong-puno, hindi na rin ako nakakapag-lash kasi pag-i-invite, kaya pa na i-bag, alam niya, kabag, sama-sama na. No? After 8 months doing the business part-time, kumita akong 30 mil. Malaki ba yung 30 mil ngayon? Yes. Pwede na, no? Gano'n siya kalaki noong 1994? Kakaiba, di ba? Noong mga panahon na yun, pag nakatikim ka ng 30 mil, at you are only 23, medyo kakaiba. Talagang, alam mo, yaba ko talaga, parang pag binaril mo ko, parang hindi ako tatablan. Alam mo, sabi mo, pwede na, di ba? Tagaya, nag-resign ako, nilakas ang loob ko. Pero before that, in-encash ko muna yung cheque, kasi baka tumalbog eh. No? Dumating yung cheque. Sabi ko, miss, badiretso ako sa BPI. Miss, palitan mo yung tig 100 para medyo, alam mo yun, marami. Di ba? Exciting ka, alam mo, sarap magbilang, di ba? Kaya problema, paano ko iuwi? Oh, kaya meron dito, meron dyan, madami sa medyas, pinakamarami sa ilalim ng brief, naka-roll pa, may goma pa eh. Nilagay ko doon, haha. Maglakad ako, nakabuka, pero okay lang, at least, diba? Di ba ma-hold up, at least safe. So, pagdating sa bahay, it was my first time to make that kind of amount of money, so I was so happy, I was so excited, lahat ng utang namin, lahat bayad, no? Naalala ko anong gabi na yun habang binibilang ko. Pag na-experience nyo, tingnan nyo ha, pag una nyo maraming pera, ang sarap bilangin pa ulit-ulit, 28, 29, 30, ulitin nga natin, parang kulang. Alam mo naman kung magkano, kasi ikaw nag-encash eh. Tama? Inihiwalay mo yung luma, yung bago, yung luma, yung bago. Pag maganda yung serial number, para itatabi mo muna. Di ba? Di ba ganun gagawa nyo? Pag malutong, medyo yan, matagal-tagal yan sa wallet mo. Di ba? Yung luma, yun muna ibabayad mo. Sarap! Tama? And ladies and gentlemen, hindi na bumalik yung income ko doon. Sineryoso ko siya. Sabi kasi na-upline ko, seryosohin mo to para kikita ka na seryosong pera. Tama ba? Yes. Kasi sineryoso ko, kinaril ko na. Nag-change na ako ng course. I went full-time. Sabi ko sa boss ko, boss, meeting tayo. Ano meron? You're fired. Huwag yung gagawin. Huwag yung gagawin. Minsan, gawin mo rin para makabawi ka. Meeting tayo, boss. Bakit? Subukan lang natin. Kasi malay mo, ma-fire ka bukas. Subukan mo ganun. Ha? Natin ko anong gagawin ng boss sa'yo. Pero bago ka mag-resign, i-recruit mo muna. Okay? Tapos, ang ginawa ko, ladies and gentlemen, nung makita ko na saan papunta yung business, lahat ng tao kinakausap ko. Kung narinig nyo yung tip na binigay ni John, sundin nyo lang. Okay? Effective yun. Ako hindi, iba, kakaiba. Lahat ng tao, basta humihinga. Hindi ko pinapakawalan. Katabi ko sa bus. Pag lumaki dibdib, ibig sabihin huminga, ha, pwede na yan. Lika para. In-invite ko na. Hindi ko talaga pinapakawalan. Lahat. Literal. Pag nagbayad ako ng Meralco bill, ako yung pinakamasaya pag mahaba ang pila. Siyempre, wow, prospect. Uy, meron pa. Sila medyo haba naman ang pila. Di ba gano'n? Pag pila, mahaba. Inis ka, di ba? Ako hindi. Uy, dami siya. Yes! Di ba? Siyempre, kakausapin mo eh. Tama? Prospect. Di ba? Tapos maingay ka pa. Gusto mo extra income? Ang sagot lagi, ano? Oo. Wala pa nagsagot na, ayoko nga kadiri ka. Walang gano'n eh. Di ba? Ano yan? Yung next question, ano yan? Okay. Next question is, invite mo na sa seminar. Ang tanong, may mawawala ba sa akin? Di ba wala? Pag sumali, nadagdagan pa ako. Tama? So, sa mga first time mo, yun ang tip. Just keep on, you know, sharing the opportunity. Pag sumali, okay lang. Pag hindi, it's not your loss anyway. At least, you share something that is good. Pag nagustuhan niya, pag tulungan niya, pag hindi, huwag niyo siyang pilitin. Ganun lang naman eh. Tama ba? And then, my business grew.
naging momentum na, hindi ko na mapigilan. In fact, nung kami ni John, after 1997, 98 yun eh, basta ang laki ng organization, halos na puno namin yung Araneta Coliseum. Ganun kalaki. Salamat sa mga palakpak nyo. For 17 years, ko nang ginagawa yung negosyo, no? Doon lang sa unang company, 100 million na mahigit eh, ang dinala sa akin. So, palagay ko, yung desisyon na ginawa ko, yung desisyon na ginawa ko, na gagawin nyo rin, dalawa lang kasi yan eh. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang tanong, what if totoo? At mangyari sa inyo, yung mangyari sa amin. And ladies and gentlemen, AIM Global right now is number one in the country. Palakpakan nyo naman. Hindi lang, kasi mga may-ari, dating mga distributor, dating mga kagaya nyo, naupo din dyan, may na-invite na marami, na-indyan din, no? So, ibig sabihin, alam namin kung ano yung ginagawa namin. That's why for the past 4 years, no? Sabi nga ni Mr. John kanina, no? For the past 4 years na tinatrabaho namin o ginagawa namin tong company, no? Ang dami na namin kahit paano natulungan na nabago ang buhay. And if these people are happy, well, we're more than happy. Mas masaya kami dahil nakuha nila yung mga gusto nila. Bago ko mag-close, no? Bago ko mag... may magta-talk pa ba? Wala na. Bago ko bitawan tong mic, gusto ko lang sa inyo, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba ang factor kung ang isang company tatagal. Para sa mga first-timer. Okay lang? Yes! Number one. Okay, tandaan nyo yung tinatawag na perfect triangle. Ay, ulit ko lagi ito para ma-duplicate ako. Okay? Pag sinabing perfect triangle, all sides must be equal. And number one factor should dapat maganda yung products. Because if the product is good, therefore, kahit hindi ka salesman, maraming bibili ng product mo. Tama ba? Yes! Hindi sa first sales, hindi doon ang unang talagang benta. Ang totoong benta, yung o-order siya sa'yo na wala ka ng ka-effort-effort. Bakit? Kasi satisfied siya eh. Tama? And kung titignan niyo yung laman ng complete, kaya nga tinawag na complete. With the amount of how much lang isang capsule, siguro nasa 30 pesos, kung bibili ka sa palengke o sa supermarket, bilhin mo lahat yung laman ng 12 fruits, 12 vegetables, 12 kasya kaya ang 30 pesos mo? Malamang hindi. Kung pagkakasyahin mo, paano ka bibili? Pabili nga ng grape. Isa lang, kaya nga walang S. Tama? Tsaka isang slice ng pisingin ng papaya. Di ba may papaya tayo? Tama? So in short, wala tayong pinagkaiba sa technology. Pansinin niyo yung mga cellphone ngayon. Dati yung mga cellphone, ganito kalalaki, di ba? Nagkaroon ako nito, yung analog na ganyan. Pag denial mo yun, tuti-tuta-titi. Oh, di ba? Lakas ko eh. Oo. Oh. Noong 1996, nagkaroon ako nito. Pagka sakay ka sa LRT, darakabit-bit yan, kasikat ka. Talagang, wow, pogi points. Ayun, suot mo yan. Ganun din, wow. Pareho reaction, pero magkaiba yung comment, no? No? Now, ang point ko is, meaning, obsolete na. Because even technology, hindi sila natutulog. How much more yung supplement? Ang cellphone ngayon, maliliit na, di ba? Compact, normal na ang camera. Minsan may flash pa nga, tama? Tapos nakaka-record ka pa ng voice, nakaka-record ka pa ng video, meron ng text, meron ng email, maka-check ka ng Facebook, pwede na kayo mag-bluetoothan. Di ba? Kompleto na eh. Tama? Now, totoo, di ba? Iwan mo to dyan sa Ortigas, yung ganitong cellphone. Magugulat ka. Una-una, hindi snatch to. Hindi may snatch to. Kahit i-display mong ganyan, hindi makukuha eh. Iwan mo sa kanto, balikan mo. Kahit after 1 week, magulat, uy, hindi na wala. Andyan pa. Wala. Makakala, kalso ng truck na to eh. Tama, di ba? Hindi na mananakaw to. Subukan mong dalhin yan sa ano, Green Hills. Sabi, pa-repair naman, Manu, walang signal. Di ba? Sabihin mo, repair mo. Huwag mo iwan yan. Makakala, akin yan. Di ba? Una, wala ng parts, correct? Pangalawa, nung time na binili ko to, umaabot akong 20 mil. Ngayon, hindi na, may cellphone na 5,000 na kompleto na rin. Ang point ko, guys, even technology, hindi natutulog, they keep on innovating. That's why nung tinayo namin to, hindi pwede kami kumuha ng products na design or research more than 10 years ago. Tama ba? Baka hindi na siya effective today. Because for the past 10 years, lumabas yung bird's flu. Lumabas yung mga infection na airborne. Lumabas yung bacteria na nagko-communicate na.
Di ba pati bacteria nag-uusap na eh. Nasaan ka? Ingrown, di ba nasaan ka? Nasa tenga, somewhere in the ear. O, di ba? So, okay, let's meet halfway. Where? In the intestines. Now? O, di ba? Nag-uusap sila eh. Di ba? E, sige mo ha? Kung yung mga bacteria na de-develop, nag-e-evolve din. So, therefore, you need a product na latest na maraming laman para makombat lahat ng mga bacteria na yan. Tama? And tama-tama yung complete natin kasi sa dami ng laman niyan, ang daling i-explain pero ang daming laman. Yung mga laman niya, kilala na dati katulad ng orange. May effort pa bang i-explain mo yung orange? Wala na. Papaya, lalo na yung papaya, di ba? Hindi mo alam ang papaya. Ganun yung may prospect mo, hindi mo alam. Bagsakan mo. Tama ba? Ang point ko lang, ladies and gentlemen, pagdating sa products, never kami nagkaroon ng pangalawang isip when we get the Nature's Way. Because it's one of the biggest herbal manufacturer in the US. Yan ang ating product provider. They're a billion-dollar company. And kung sila nagtiwala sa amin, sana kayo magtiwala rin sa amin. Ganun kasimple na lang. Tama ba? Yes. And for the past 4 years, we made, ang sales natin nasa billion plus na. Ganun katindi yung products. Okay ba yun? Number two. Dapat maganda yung marketing plan. And that's the reason, karamihan ng mga top distributor nandito na kumikita na 100,000 sa linggo, 1,000,000 sa buwan, no? Kalahating milyon sa buwan, hindi sila salesperson. They're not salespeople. But because maganda yung marketing plan, plus maganda yung products, gagawa ka talaga ng maraming pera. Tama ba? Yes. Because, halimbawa, in-invite mo ako. And satisfied ako sa income ko. Pati sa produkto. Therefore, mag-i-stay ako sa grupo mo. And the more na marami akong benta, meron ka income. Correct? Yes. And the more na kumikita ako, hindi mo ako maaawat. Pwede mo sabihin, Francis, tama na, mayaman ka, mag-quit ka na, uy. Di ba? Hindi naman pwede, correct? So, yung mga tao will keep going basta maganda yung income. And kaya ako nag-change ng career ko from engineering, I went into network marketing, simple lang. Nakita ko kasi kung saan papunta eh. Yung buhay ko na na-enjoy ngayon, ito yung nakita ko 17 years ago. Ngayon lang naging obvious. Kaya stick to your dreams, ladies and gentlemen. This is very important. Importante kung may dreams ka, importante may opportunity. Kasi ang dami natin kilalang mga tao, di ba? Ang gagaling sa klase, top 10, minsan din slister pa, talagang walang absent. Minsan yung kalsalamin talagang halos ang kapal na, no? Talagang walang ginawa kundi mag-aral. Talagang top 10 sa class. Pero bakit pagka-graduate, after magkaroon ng job, 30 years later, some of them are broke, they're not happy, sometimes jobless. Minsan wala, hindi man lang kumita ng unang million niya sa buhay. Why? Because hindi siya financially educated. And tonight, ladies and gentlemen, ang tinuturo namin sa inyo, how to become a businessman. Hindi para mag-member dito, bebenta, hindi. Tinuturo namin kayo maging negosyante. Tama ba? Yes. And with our marketing plan, kung titignan mo, ay grabe, naka-design talaga to, isa pro-distributor marketing plan. Kumbaga, ang effort mo isang beses, tatlong beses kang babayaran. Kaya yung mga na kumikita ng malalaki sa in global, ito yung dapat nilang kitain in one lifetime. Kinikita lang nila minsan in 1 year. Some of them already made more than 30 million in just a matter of 4 years. So, i-divide mo na 4 years yon, almost 10 million a year, correct? And 10 million, hindi pa nga natin kikitain yun kung empleyado ka in one lifetime. Tama ba? Yes. So, ang marketing plan is very important kasi ang tinitipid mo rito, hindi pera. Ang tinitipid mo rito, yung tinatawag na oras. That's why I love doing this business because engineering ako before. And nakinompute ko na yung sweldo ko, kung anong magkano yung savings ko, tsaka magkano yung kikitain ko for the next one lifetime. And nakompute ko, wala pang 4 na milyon. Kasi 7 mil na ang sweldo ko isang buwan. Eh, gulong lang yun ng sports car ko. So excited, kung sino man nag-design ng concept na ganito, more than ilang years na, and we really embrace it. Kasi sa totoo lang, sabi ng mentor ko, and I even had a book na nakalagay doon, why work for 40 years and make all the money that you should be making for the next 40 years when you can only cut it down for the next 5 years? Tama ba? Yes. And ladies and gentlemen, you're still in the pioneer stage. Bakit? 4 na taon pa lang in global. Ang dami na resulta. Parang langgam, kung nasaan matamis, doon maraming langgam. Kaya pansin ninyo, kung saan maraming tao, ibig sabihin may maganda opportunity dito. Maraming tao, hindi kami napagawasan. Nahiyaan na kami, kaya kami nag-extend.
Kasi pa umabot tayo, baka lahat natin yung panahon, pati kisami, may tao. Diyan ka lang, dalawang oras lang to. Imagine mo, nakakapit siya. Nakakahiya, di ba? Next, and last, of course, we have what we call the business system. Sa halagang 7980, kasama na yung buong business system, sinasama mo na. Kasama na sa buong package. Kami nagbabayad ng rent, kayo wala nang babayaran. Tama? Aircon, malamig, may upuan. Kanina ka pa nakaupo. Tama? Kami na nagbabayad ng warehouse, kami na nag-i-import, kami na lahat nagpapa-approve sa BFAD, kami na lahat nagbubuo ng system, pati sa international global expansion, kami na lahat. Wala ka naiintindihin. So this is a business na risk-free, ang daling i-manage, walang masyadong overhead, kaya tatalunin mo yung mga franchise katulad ng Jollibee and McDonald's because of the system. If you want to make more money and become wealthy, they have two choices lang. Pwede kang magkaroon ng franchise like Jollibee. If you have 30 million, go for it. Pero kung wala kang pera, how can you be wealthy? So you have one choice. Join AIM Global. Yung nangyari sa amin, hindi yung chamba. Kasi marami kami. Kung isa lang yumaman, pwede mo sabihin, ah, chamba lang. Ewan, ina Blueman. Palagay ko may nunal yan sa likod. Di ba? Pero ang dami namin eh. Tama? Ang dami namin. Ang dami-dami namin. So hindi siya chamba. Gawa na yung tinatawag na system. Pansinin niyo yung Jollibee, bakit ang tao tumataya ng 30 million? Kasi ang franchise, 1.2. 28 million yung building, lahat-lahat, pati yung gamit, aabutin ka ng 28 million. Okay? Bakit ang tao tumataya doon? Sa tingin mo dahil sa lasa ng spaghetti? Hindi. It's because ang binibili niya, kompleto na. Hindi niya naiisipin kung ano yung menu. Correct? Pansinin yung Jollibee, lahat standard. Number one, pricing. Yung manok, pareho, pati kulay, pati timbang. Lahat tayo nag-wish ng changes. Gusto natin ng pagbabago. In terms of health, in terms of wealth, in terms of money, in terms of what? Career. Ladies and gentlemen, malay mo ito na yung break na hinahanap mo. Hindi natin masabi. Kung marami ka na sinubok na network marketing company, o marami na nag-entice sa'yo, marami na nag-invite, ngayong gabi, yakapin mo yung sponsor mo. Especially nag-invite sa inyo. Sabi mo sa kanya, salamat. Pwede ba sabihin nyo ngayon? Salamat. Salamat at in-invite mo kami in one of the best opportunity in the world. Ako, I'm forever grateful sa tatay ko. Ngayon, daddy na. Kasi siyempre, may pera na kami. Lagi na kami naka-aircon. Di ba? Dati nasa isang room lang kami. Ngayon, di na kami nagkikita sa laki ng bahay. Wow! Francis, sis, bakit? May call. Ah, call. Layo, hindi na makita kung nasaan eh. Di ba? Ganun kalalaki ang bahay, no? Tapos, may resort na rin ako na lahat kayo, mga taga-AIM Global, walang bayad. Pag nagsin pa kayo. Walang bayad kasi mag-donate ka lang. 1,000 per head. Then, naka-design talaga yun for a team building resort. May dormitory yun na it's like a hotel. Tapos, may suite din para sa trainers nyo. And of course, may mga rock climbing, may team building, may kompleto, may basketball. Hindi siya ganun kalaki. Tama-tama. Kasya tayo kahit mag-10 beses tayong ganito karami. Tama-tama. And, yun talaga dream ko. Magkaroon tayo ng tinatawag na camp. Okay? Camp. Boot camp. Training camp. CAMP stands for Kabantog Aspirin Miguel. Diba? It's really a dream come true. So, doon kami nag-i-invest. Because, ladies and gentlemen, gusto ko magkasama tayo na matagal. And gusto namin, mangyari sa inyo, yung nangyayari sa amin. Or yung nangyari sa amin on our past company na tinuruan kami paano maging negosyante. Tama? So, the decision is yours. I hope na gustuhan nyo opportunity. Again, sa mga first-timer, yung pagpunta nyo rito, malaking bagay sa amin. Palakpakan nyo, mga first-timer. At gustuhan nyo naman yung negosyo or hindi, yung pagpunta nyo, malaking bagay sa amin. Okay? Sa mga sponsor naman, tutukan nyo yung mga first-timer, i-share nyo sa kanila how to get started. Of course, i-prepare nyo sila sa mga negative, sa mga discouragement, no? Ngayon, sa mga negative, I suggest isako nyo, tapos dalhin nyo rito, itaktak nyo para maintindihan yung negosyo, ha? Para hindi kayo basta kinokontra. Doon sa mga wife naman na hindi pa member yung husband, kasi pag ganito, you want to stretch your time and make yourself productive. Sometimes, maraming sakripisyo. Uuwi ka medyo late ng gabi. Well, it's part of the business. Tandaan mo, pag may tinanim, merong?
Pero hindi nyo alam, may sakripisyo mas marami. Tama? Yes. Para maintindihan ka ng husband mo, bakit ka ginagabi, dalhin mo na lang dito. Tama ba? Yes. Bago mo kumbinsin ibang tao, kumbinsin mo muna yung katabi mo matulog. Tama? Kasi pag negative yung katulog, ba? Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Sabi mo, yayaman tayo, tatlong buwan na, ba't ngayon yung rep natin walang laman? Excuse me, wala tayong rep. Parang kuryente, hello, 8 years na tayong walang kuryente. So, yun. Sa mga upline naman, sa mga first timer, huwag nyo muna hanapan ng resulta yung upline nyo, especially kung bago pa siya. Ha? Siyempre, kung sasali lang niya kahapon, wala pang kotse yan. Siyempre, baka, asan ang kotse mo? Di ba? Ka-join lang eh, di ba? So, pag yung upline nyo bago pa, move to the next upline para matulungan kayo at masagot yung mga tanong ninyo. Tama? Yes. So, palagay ko, yun lang sharing ko. Thank you. I'm the finance director of this company. Maraming salamat sa inyo. Be a blessing to others. Ha? Thank you.